Alright, so what's up guys? We're back again for another video. As you can see guys, nakita nyo ito nasa dibdib ko. Chillist. So this is a Stay Chill clothing apparel. Ito sila. Yan ang kanilang Facebook page. Paki-visit na lang guys if you guys wanna order this. So anyway guys, this vlog is just to give you an insight kung ano ba nangyari dun sa shooting. Hindi siya professional, so huwag kayo masyadong umasa na napakagaling ko na. Hindi ganun guys, I'm still an amateur, or should I say, nagpa-practice pa lang din ako. Nandun pa ako sa zone na nag-i-start ako paano mag-shoot, paano mag-edit ng ganito. Pero at least meron ako konting kaalaman kung paano siya ginagawa. Una nag-iisip ako kung anong klase or kung anong klaseng atake yung gagawin dun sa video. Kasi first time ko mag-shoot ng para sa advertisement, so I have no idea kung ano yon. Pero based dun sa pangalan ng t-shirt nung brand, nung Stay Chill. Si Chill kasi nagana siya, nag-rap siya at the same time. May mga compose na sila dati nakita ko. And then, nagkaroon ako ng konting background search dun sa kliyente ko, kumbaga. The same time, si Jolo, yung kapatid niya, na partner niya dun sa business is, katrabaho ko siya. So, parang, personality-wise, kilala ko na rin si Jolo. Mahilig nga siya sa mga ganito, no? Mga t-shirt, mga, alam mo yun, parang hip-hop brand t-shirt na ganyan. Hip-hop style na t-shirt. So, parang ako, parang, paano ko gagawin yung video na merong suntok, kumbaga, na merong astig na factor. So it's just so happen lang na dito sa vlog na to guys, hindi ko may upload yung talagang video na nagawa ko. Visit nyo na lang yung Stay Chill na page sa Facebook para makita nyo yung video doon. So ngayon ang gagawin natin is kung ano yung na-shoot ko, gagawa ko ng another version nun. Yun nga, yung kay Jolo, yung shoot ko kay Jolo, parang ano lang yun eh. Parang wala talaga akong idea kung paano ko siya i-execute. Parang on the spot. O pare, lingon ka dito. Pag itong camera lumingon dito, dapat lilingon ka sa kabila. Hindi siya talagang pinagplanuhan. Not like the professional directors or filmmakers out there na meron talaga silang naka-plot na timeline, or should I say nakalapat na paano yung shoot na ganito, yung 1, 2, 3 steps, mga ganun. Wala pa ako nun, so wala akong idea kasi paano gumawa nun. Pero sa tulong ng mga vloggers na napapanood ko, katulad nila Pao Sipagan, Tito C, yan, Team Payaman North, yung mga vlog na nakikita ko sa kanila, parang nabibigyan nila ako ng idea na ganito mo siya i-execute, ganito siya gagawin, parang ganyan. So may mga tips silang binibigay. So yung mga yon, parang ina-apply ko sila konti-konti. Pero yun na nga, dun sa video ni Jolo, dun sa clip ni Jolo, dun sa video na to, is parang ano lang, on the spot, dinirect ko lang si Jolo na ito pare, lakad ka rito, lakad ka lang diretso, tapos pag lumingon yung camera sa kanan, yung ulo mo lilingon sa kaliwa, opposite side, parang gano'n. Kay Ino naman, tsaka dun sa girlfriend niya, kay May. Yung time na sinundo ko siya, kasama yung girlfriend niya, is parang wala pa talaga akong idea kung paano ko siya shoot. Or wala akong place na maisip na maganda mag-shoot para dun sa clip nila. So anong nangyari dun is, nagpunta na lang kami sa lakefront. So lakefront is located in Sukat, Paranaque. So malapit lang dito sa amin, sa barangay namin. So nagpunta kami doon, nag-shoot kami. We have some place there na favorite ko talaga. And then it's just so happen lang na may mga hindi natin inaasahan na pangyari, katulad na nasita kami ng guard kasi bawal pala doon. So ayun na ka. So nasita kami ng guard. Lipat kami ng location guys. Kahit may mga distractions or kahit may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyari sa song shoot, dapat yung presence of mind mo na mag-isip ng second plan, dapat laging nandun lagi. Yun nga, may park doon na malaking open space. So doon ko sila pinashoot, isang clip lang, isang lakad lang. And then, I naganap ako ng place na magandang i-montage yung dalawa. Medyo mahirap challenge kasi. So nung pinakita ko na kay Jolo, na-edit ko na, hindi pa talaga siya tapos, pero somehow 80% done na siya. Pinakita ko kay Jolo kung ano yung nagawa ko na. So which is good thing is
Joel is really good to work with kasi bibigyan niya yung insight niya. Sabi niya sa akin, pre, masyadong maiksi yung clip na ganito. So, pwede nating dagdagan. So, anong nangyari? The next day, nag-isip kami kasi sino. Sino kaya ang pwede namin? Ano? So, meron kaming agent or meron kaming katrabaho dun sa work namin, sa office. Na, yun, okay. Astig siya pumapa, babae. Bagay na bagay yung ano niya, yung dreads niya na buhok sa ano sa t-shirt na Tuesdays. So hindi nga lang pala ito, guys, yung damit ni Stage Chill Clothing. Marami silang design. Check niyo na lang yung page nila again. Yung partner nito sa video is Tuesdays. Tuesdays. I'm not sure kung paano siya i-pronounce, pero yun ang pinasuot ko sa kanya. These people are really curious on how this kind of video works. I mean, tiyatong nila ako paano ganyan, paano ganito. Yung gabing yon na nag-shoot kami after shift, after work namin, doon nila nakita, no? Parang, uy, cellphone lang pala gamit ito, ganyan, ganyan. So, cellphone lang talaga ginamit ko. Nung shoot ko siya, so yun, medyo direct ng konti, ganyan. Binigyan ko siya ng konting direction. Amateur pa kasi kami lahat, so parang it's a challenge lang na how to work with these people. Pero, ang good thing about there is, na-execute naman namin ng maayos, and at the same time, nung plinat ko na sila lahat, ito na siya, ganyan, na-plot ko na siya lahat, may mga bagay doon na, sabi ko, dami ko palang clip na hindi magagamit. So, nangiinayag din ako doon sa mga clip na hindi ko nagamit. Maganda kasi dito is, na-maximize ko yung mga material na bagay na meron ako ngayon. So, hindi ako nagmamadali na magkaroon ng ganitong software to edit a video, na magkaroon ng ganitong camera, na magandang lente, na pwedeng gamitin sa magagandang video, ganyan. I just wanted to make sure lang talaga na maganda yung kakalabasan. And hindi naman din ako nag-expect na lahat ng manonood nito ay ma-appreciate siya. Pero maraming salamat kasi may mga comments doon na astig, na ganyan, astig daw yung video, ganyan. So, nakakataba ng puso. Maganda sa pakiramdam na yung mga tao na nakakita nito na hindi ka naman kilala, nagagandaan sila sa craft mo, dun sa gawa mo. Siguro bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang sabihin sa mga katulad ko na amateur filmmaker or sa mga amateur na editor, yung mga wala pang equipment or wala pang mga software sa PC nila para makapag-edit ng mga gandang video, guys, huwag kayong magmadali. Sabi nga ng idol ko, kung anong meron ka ngayon, gamitin mo yung full potential ng bagay na meron ka ngayon. Hindi mo kailangan mag-upgrade or bumili ng isang bagay para magawa mo yung isang bagay na kaya mo namang gawin kahit ito lang yung gamit mo or kahit simple lang yung mga bagay na gamit mo. Siguro kung mayaman ka, yan, oo. Kung mayaman ka, maganda yun, makapag-upgrade ka kaagad. I mean, may pera naman eh, why not? Bumili ka, parang ganun. Eh, since na hindi naman tayo pare-parehas ng status sa buhay, gamitin natin yung 100% potential ng bagay na meron tayo ngayon para maasa natin yung skills na meron tayo sa ngayon. Kapag yung bagay na to ay na-practice mo sa bagay na hindi naman high-end kung tawagin, pag dumating ka dun sa panahon na ang gamit mo ay magaganda ng lente, magaganda ng camera, malalakas na software or magagandang software na pang-edit na, pagdating mo dun sa level na yun, I'm sure na kung gano'ng high-end yung mga level na yun, ganun din ka-high-end yung skills mo kapag ginamit mo na sila. So, mas maganda na magsimula ka muna sa kung anong meron ka. Katulad ko, ako, ang gamit ko ngayon is yung old Samsung na phone ko. So, yun lang. Again, nagpapasalamat ako sa Stage Chill Clothing. Visit nyo sila, guys, sa Facebook page nila. Ayan, nalagay ko yan dyan. Maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity na makakatrabaho kayo, guys. I really like the trust. I appreciate the trust that you guys na binigay niya sa akin para i-pull off tong video na to. And maraming salamat ulit kay Ino, kay May, kay Jill, at kay EJ sa pagtulong sa akin, no, na mabuo yung mga clip ko. So yun, guys, hanggang dito na lang muna. Yung next clip na mapapanood nyo is yung video na ginawa ko, which is the second video, or should I say version 2 nung Stage Chill Clothing na video. Maraming salamat. Sana mag-enjoy kayo. Peace!